بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nauukol lamang sa dakilang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Sino man ang gabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay walang sino man ang makapagliligaw sa Kanya. At kung sino man ang liligaw ni Allah subhanahu wa ta'ala, walang sino man ang makapaggagabay sa Kanya. Ako ay sumasaksi na walang ibang tunay na Diyos, Panginoon ng sangkatauhan, ang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. At ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay huling sugo at alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At binabati ko kayong ito ay pagbati na pinakamainam na pagbati. At ito ang babatiin tayo ng mga malaika at ito ang gagamitin nila. Wasalamun alaikum ya ahl jannah fadkhuluha bisalam. Sinabi niya, kapayapaan sa inyo mga may-ari ng paraiso, pasok kayo sa paraiso nang walang problema. Mapayapa. Ang topic natin ngayon is patungkol sa pagtitimpi. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kailangan ng tao, kapag siya ay pupunta sa isang lugar, kailangan niya ng baon. Kailangan niya ng sandata, kailangan niya ng damit, kailangan niya ng kanyang mga gamit sa kanyang paglalakbay. At tayong mga Muslim, kailangan natin ang sandatang ito. Ang sandatang ito, ito ay ang pagtitimpi, pagtitiis. Ito ang sandata natin. Kailangan na sa atin ito. Dahil pag wala sa isang tao ito, hindi tunay ang kanyang pananampalataya. Hindi tunay ang kanyang pananampalataya. Dahil kapag wala sa tao ito, sinabi ng mga ulama, ad-dinu kulluha sabar. As-sabar. Ang relihiyong Islam, ang kabuuhan nito ay pagtitimpi. Pagtitimpi. Ang kabuuhan ng Islam, ang lahat na nandito ay pagtitimpi. So kailangan natin ng sabar. Dahil ang sabar, ito ang ulo ng iman. Rasul iman, as-sabar. As-sabru huwa rasul iman. Ang pagtitimpi, pagtitiis ay ulo ng pananampalataya ng tao. Ulo ng pananampalataya ng tao, as-sabar. At ang sabar sa Islam ay nahati sa tatlong bahagi. Ito ang sabar ala ta'atillah, wa sabru ala ma'siyatillah, wa sabru ala bala, anil bala. Wa sabru anil bala. Ang ibig sabihin ng sabar sa Islam ay may tatlong level. Unang-una, ito ang pagsasabar sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagsunod sa Kanya. Gigising ka ng madaling araw at malamig ang tubig, ikaw ay magwudu para lamang sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw ay naggagawa, gumagawa ng
limang beses na pagsasala sa isang araw dahil ikaw ay nagsasabar sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gumagawa ka ng mga sunnat. Itong mga sunna, kabliyatan wa ba'diyatan, ginagawa mo ito, sinasabaran mo ito, bakit? Nagsasabar ka sa pagsunod mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ano ang pinapangarap ng tao? Paraiso. Fabashshiris sabirina bi jannatin na'im. Balitaan nyo! Balitaan mo ang mga taong nagtitimpi ng paraiso. Subhanallah. Walang isa sa atin ang hindi gustong pumasok sa paraiso. Kahit bata, hindi nag-aaral, tatanungin mo, saan mo gustong pumasok? Sa imperno, paraiso? Sasabihin niya, paraiso. Nagsasabar tayo sa lahat ng mga ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, nagsasabar tayo sa tuwing dumarating sa atin ang Ramadan. Nagsasabar tayo. Nagugutom. Nawawala ang ating mga lakas. Dahil, bakit? Nagsasabar tayo, nagtitimpi tayo sa pagsunod sa ating tagapaglikha. Pinapatunayan natin na totoo ang ating pagsaksi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang pagsyahada, pagsabi mo ng La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, ang pagsabi mo ng La ilaha illallah, hindi lang sa bibig, mga kapatid. Hindi lang mula sa bibig. Bagkus, ito ay mula sa puso at nilalabas ng bibig at ginagawa ng ating katawan. At dahil dito, sa pagsunod natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, pinapatunayan natin na tayo totoo ang ating sinasabi, totoo ang ating pagsaksi. Dahil ang iman, wahuwa tasdikun bilqalb wa amalun bijawarih wa nutqun bilisan. Dahil ang iman, ang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay ang paniniwala na mula sa puso at ginagawa ng ating mga katawan. At sinasabi, sinasambit ng ating mga dila. Ito ang tinatawag na iman. Ito ay nagpapatunay sa ating sinabi, sa ating pagsabi na La ilaha illallah. Kaya ang sabar, mga kapatid, sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, napakahalaga. Kapag nawala sa isang tao ang sabar, pagtitimpi, pagtitiis, subhanallah, ibig sabihin, mawawala ang kanyang iman, mawawala ang kanyang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Kapag nawala ang sabar mo sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsala, ano ang pagitan ng tao, ng mu'min at saka kafir? As-sala. Kapag hindi ka nagtimpi para sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alam ya ayuhal muslim, alamin mo o muslim na sumusuko kay Allah subhanahu wa ta'ala, na mawawala, makukulang ang iyong pananampalataya. Dahil sa sinabi natin kanina na ang sinasabing sabar, ito ang head, ito ang ulo ng iman ng tao.